friendship. Gandang gabi. Kahapon, yung nag-share po at nag-encourage sa atin about the Word of God ay yung panganay ko. Ngayon po, ang mag-encourage po sa atin ay yung bunsong anak kong lalaki. Opo, lalaki po. At nasa youth pa rin po siya, senior high, graduating this year. Walang imposible. Kahit mapalalaki, mapababae yan. Basta lumaki sila na nagbabasa talaga ng Word of God. Tandaan po natin na hindi ho natin kayang palakihin mag-isa yung mga anak natin. Kaya lagi natin isama si God sa pagpapalaki sa kanila. And fearing God, yung may takot sa Diyos, enough na yon para magkaroon ka ng peace of heart na alam mo lalaki ng maayos yung mga anak mo. Diba? Kaya yung isi-share niya po, yung in-impart po sa kanya ni God is all about James. Si James po is book of about faith, hope, wisdom, knowledge, perseverance. Yun po yung nilalaman ng book na yon. Kaya halika po, pakinggan po natin yung kanyang sharing sa atin. Ito na po si Denver. Laksan mo na ka. James 3 verse 13 to 15. This chapter is all about wisdom from above. Verse 13. Who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his work in the meekness of wisdom. Verse 14. But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not boast and be false to the truth. Verse 15. This is not the wisdom that comes down from above, but it's earthly, unspiritual, and demonic. Na dito, sinabi lang sa akin ni God na kung gusto mo makatanggap ng wisdom from above, kailangan malinis yung puso mo. I mean, na walang galit, walang pride, walang jealousy. Dito nga sinabi niya na sa verse 14, But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not boast and be false to the truth. Na kung may bitter jealousy and selfish ambition sa heart mo, hindi ka makakatanggap ng wisdom from above. Na kung lalo na kung nagbabasa ka ng Bible, na may mga circumstances na basa ng Bible pero may galit ka sa puso mo, hindi mo makukuha yung wisdom galing kay God. Hindi mo makukuha yung wisdom from above. Na dito nga sa verse 15 na sinabi niya na this is not the wisdom that comes from above. Na hindi naman yun yung galing, yung galit mo sa puso, hindi naman galing yun sa taas, hindi yun yung bigay na wisdom ni God. Na galing to sa earthly, unspiritual, and demonic. Na nakukuha mo yun dito sa mundo na walang kapayapaan, na walang peace. Pero kung gusto mo makatanggap ng wisdom kay God, kailangan mo muna i-ask si God na tanungin mo siya through prayers and pagbabasa ng Bible na walang galit, tanggalin mo yung galit sa puso mo, tanggalin mo yung pride, lahat ng paghihinakit mo sa puso mo, doon ka makakatanggap ng wisdom kay God. Lahat ng prayers, lahat ng hinihingi mo sa kanya, ibibigay niya sa'yo. Basta alisin mo lahat ng inanakit mo sa puso mo. Yun. Diba? Walang imposible kahit batang lalaki pa yan. Once na binigyan siya ng wisdom ni Lord para i-share yung tamang sharing, si God ang gagalaw. Tama naman siya eh. Kung may galit yung puso natin, we cannot please God. We cannot receive the ultimate gift that God wants for us. Kung may galit, hinanakit yung puso natin, always remember that our heart is the temple of God. Kaya lagi natin lilinisin yung puso natin.
lagi nating aayusin yung puso natin. Hindi natin kaya. Katulad ng sinabi niya, it's all about God. Si God lang ang makakapaglinis niyan, si God lang ang makakapag-alis ng kahit anong meron dyan sa puso natin. O, di ba po? Kaya, encourage po natin, tayo mga magulang, try to encourage our children to read the Word of God. Kasi doon po, mai-enlighten yung buhay nila. We're not holding the life of our children, we are just only the steward of their life. Still, God is the one who is controlling over their life. Hindi ho perpekto yung anak ko, may mga bagay pa rin siyang nagagawa, nagkakasala pa rin naman po siya. Tandaan po natin, hanggat nasa mundo tayo, andun ang temptation, andun ang kasalanan. Pero tayo mga magulang, wala ho tayong gagawin. Magkamali man sila o gumawa ng tama, mahalin lang natin sila. Lalo na in times of their failure, in times of their doubt, in times of their sin, yakapin lang natin sila. Mas mahalin lang natin sila. Okay po. God bless po. I hope may natutunan po kayo from what anak? From James 3 verse 13 to 15. Okay po. God bless you po. Have a good night's sleep. May the face of the Lord shine upon you all. Thank you. God bless.